Hey guys, so it's our midweek charting update. It's Wednesday today, so ito na, pag-usapan natin 3 days into the trading week and daming nangyari. So una yung Cebu Pacific error kahapon, tapos may mga cents na gumalaw, ALCO, WPI, PRIM, PRIM, tapos yung mga ano, third telco, Mistatel, nahulog sila. Okay, so gusto ko pag-usapan one by one yung mga notable movers natin for the week so far. So, Wednesday is all about an update kung ano yung nangyayari sa mga stocks, yung mga movers lang. We will not talk about the picks or mga for the week, but we will just talk about yung mga gumalaw for the first 3 days, Monday to Wednesday, okay? Okay, so let's get on to our charts. Hey. Okay, yan. So PSEI is at above 8,000. Malakas. So, everybody's happy. Well, I hope. Dito na siya. 8,000 na siya ngayon. Okay? Okay. So, let's go to the movers. Today. Unahan natin muna today. Okay. Ano nangyari sa Cebu Pacific? Uy, nag-down ng 37%. Boom. Tapos ngayon, limit up. 88 lang. Yeah. Okay, 87. So, nag-down siya ng 37%. Tapos ngayon, kahit mag-limit up ng 50%, hindi pa rin bawi. So, that's the one example na gano'ng kahirap bumawi when your portfolio or yung pera nyo bumababa. Pag umakyat, mas mahirap pa bumawi. So, let's say may 100,000 kayo, naging 50,000 na lang. So, kailangan mag-double yung 50,000. Eh, 100% kailangan mangyayari sa 50,000 mo para mabawi mo. Eh, na-down ka lang ng 50%, pero kailangan mag-up ka ng 100%. Tama? Correct? Okay. Okay. So, yan. So, nagka-error siya, napindot niya ng 58. Now, it's back at 87. So, swerte yung mga nakabili. Kung nakabili kayo, congrats. And nabenta niya today. Okay. Instant money. Kawawa naman yung nakapindot. Okay. Moving on. Prime Orion Group, okay? Okay, so yan nag-surge ito paakyat, okay? Paakyat dito. Boom. Okay, so of course makikita natin mo ba. Okay, so dito ito na yung pullback, bibili ako kung saan tong second red day. Ito yung bumili ako, nag-try ako dito 160 tapos yung nag-close down, binenta ko. Pagkakamali ko lang, next day, hindi ko na binili dito. Pag binili ko dito, cut ko yung previous day's low or yung 2-day low ng 145. Huli ko dapat to. But I was busy. Mas may liquidity issue kasi to. So, konti lang mabibili mo yung shares niya. Manipis. So, I guess, nag-participate na lang ako sa ibang stock. Pero, ideally, dapat this will be an easy trade. Na-whips yung unang day, na-attack lang ako. So, second day, hindi ko na siya nabalikan. But this is the second day. This is the proper buying entry point. Okay? Pumili ka dyan sa mga 155. Tapos, cut mo dito sa 144. Okay? Yung sinabi ko nung Sunday, yun yung bili ka dito sa mga 156. Tapos, cut mo 144. 45. Okay? So, yun yung sinabi ko. So, ADX is at 50. So, ang bilis yun umakyat. So, yan. Pag nahuli mo siya, up ka na ng 16% in 2 days. Okay? Okay, yung mover na isa pa, Waterfront, okay? Okay. Okay, so ito nasa loob ng consolidator. Itong box na to, it's a big, big range. Yan. 65 to 80 is a big range. So, kanina, hindi ako bumili. Bakit? Kasi, na-notice ko itong previous, last week, muntog din yan sa 80, tapos bumalik. Itong April 30, umuntog din. So, kanina, pinalusot ko muna. What do you mean by that? Gusto ko muna lumusot, mag-breakout, mag-stay above 80 or 82, ganyan. And tomorrow, sana may follow-through before tayo papasok. Okay? Since this is in, still ADX niya is 24, mababa pa yung momentum. So,
antayin ko na lang umakyat pa ng konti. So kung kilala niyo ako, gusto ko 30 pataas. So ito yung interesting panoorin. Tingnan natin kung tutuloy ito for the next 2 days. Okay? Yan. So it's a big range. Tapos meron kang dalawang blue line. 83, 86. Ano yun? O, minimize ko para makita nyo. Yan yung previous resistance. You know? Okay? Yan. Okay? Okay. Okay? So, next, we will go to ALCO. ALCO, pinag-usapan na to, okay? Umakyat to from 70 papuntang 1. Okay? Grabe to. So, kunyari, nabili mo dito. Okay lang. Let's see lang, magaling ka sobra. Nabili mo doon. Okay? So, now you're up 40% almost pag nabili mo sa may 80 plus cents. Okay? So, ako hindi ko nabili sa 80 plus cents to. Okay? So, tinitignan ko lang dito. Yung packet na to, tinitignan ko yan. So, hindi ako nakabili. If ever, dapat dito eh. Okay? So, ako nabili ko lang siya dito. Okay? Sa 98, 99, 1. Okay? Sinabi ko last time. Dahil may index na above 30. Bigla. Boom! So, nakita mo. Nakita niyo yung result. Okay? Yung umakyat yung ADX dito, DMI, above 30 dito, nag-post dito sa post station. Biglang, wow! Pag break niya dito, 15%, 16% in 2 days. So that is the power of momentum. Okay? So, sa mga nakahuli, congrats also. Don't forget to take some profits off the table. Okay? ABA. Okay? This is one of the strongest stock. Okay, yan. Strong uptrend. So, galing 60 papuntang 110 din. Parang ano, parang ALCO rin to. Yan. Oh, pag nahuli mo yan, up ka ng 76%. Okay? So, itong red line na to, ito yung parang trend line na drawing ko. So, yung nag-break ng 98, boom! Or break ng 10-day MA at 99, yung support, nahulog papuntang 20-day MA. 20-day MA nga ngayon is at 89. Kanina nag-bounce doon sa 89. So, meaning, that is the support. Okay? 89.90 cents is the support. Current support. So, kanina, umakyat na to. So, we can see this possibly na maybe tomorrow umakyat ulit. Growing ako ganyan. Or umakyat ulit towards the resistance. But resistance is at 110. Okay? Remember, this, ito yung resistance. But malaki rin yung move na yan. If from 0.9 to 110, that's almost more than 20%. Kung nakabili ka kanina, papuntang 105, you are almost up more than 15%. 105, di ba? So malaki rin yan. Okay? So expectancy natin is, I think this will go on sideways. Okay? This, so magkakaroon ng box. Tingin ko dito, magsa-sideways muna siya dito. Okay? Pero ang laki ng range na to. So pwede natin i-take advantage yung range trading natin as of now. Bili ka close to 90, benta mo near towards 110 or 105. Parang kung mas gusto mo mauna. Or in range trading. Pero may possibility rin naman na biglang mag-break out ng 110. But that is another scenario. So let's just wait and see what will happen. Okay? Okay. Notable movers pa. Ano pa? Surpass. Downtrend naman talaga to. So hindi ko talaga to binibigyan ng pansin. But gusto ko lang pag-usapan na kung ano yung mga movers. Ito, laki ng down today. Yan. Boom. So nagtatry siya mag-reverse pero bumabagsak pa rin. Now, at the 50 days, so hindi ko masyado pinapansin na ito. Okay? MARC Ventures, kung anong nangyayari dito, hindi ko sure kung bakit nag-spike up to. Parang may deal yata or whatever. Okay, so itong galaw na to, okay, biglaan. Okay? Oh, okay. Lakan yan. So, malamang kailangan bumaba. Parang nangyari doon sa PRIM.
PRIM, okay? So, yung style natin dito is always the same, okay? Buy on the second green. So, here, bibili ka 120 or 115 or 123. So, close or whatever. Put your cut here at the previous day's low, 112, and then you have yourself a small trading position. Boom, for tomorrow, baka umakyat. And you can see this ADX is at momentum at 34.4. So, may chance itong stock na to umakyat. Okay? That's how I would play it. So, bili ka bukas ng 123, tapos lagay mo yung cut mo sa 112, 10 cents yun. So, at 125, tapos 13 cents, tama? 13 cents, tapos tingnan natin kung umakyat. But, may wick kasi dito na mahaba, so, hindi manghirap sabihin kung saan yung papunta tong stock na to. Okay? Baka mauntong dito sa 145 or baka dito lang sa 130. Okay? What else? Web. Web is down today big. Tingnan natin. Okay. So, normal lang sa kanya kasi nangyayari yan. Nangyari ngayong araw, nangyari na rin dito, nangyari na rin yan dito, nangyari rin dito, nangyari na rin dito. So, hindi rin ako naso-surprise na ginagawa niya yung ganyang moves na down ng mga 6% for the day. Okay, but anong napapansin natin dito, okay? Anong napapansin mo? Dito, it's a clear uptrend pa rin siya, okay? It's a clear uptrend. So, kahit na bumagsak kanina dyan, 10-day MA pa rin yan, okay? Tapos, mamaya, bukas, umakyat na ulit. O mamaya, isa pang down, papunta ng 20-day MA dito sa support line. Tapos, paakit ulit. So, it's an uptrending chart, meaning non-channel up. Okay? So, we will draw our parallel channel up. Ayan. Okay? See? Saktong-sakto. Support, resistance. Okay? Channel upward. Okay? So, yun lang. Trading the channel upward. Ang web, medyo malakas. Huwag lang mag-break ng 20-day or at least sana sagad sa 50-day, which is this yellow line here. Okay? Okay. Mga Mistletel na stocks, Dennis Way stocks, ISM, and Chelsea Logistics, sobrang lakas nung Monday dahil nanalo sila ng bid. Parang official na raw, ganyan, di ba? So, dito yun. Boom. 7. Tapos after nun, nahulog. Okay? Hindi ko alam bakit. Wala akong alam. Baka sell on news or whatever. Pero bago nun, mangyari, clear uptrend to yan, oh. Okay? Draw ko na. Okay? So, clear uptrend naman. So, malakas naman talaga. Kung nabili mo, congratulations. Pero, dito, sa breakdown na itong uptrend na to, nag-cross pa yung 10-day sa 20-day, which is a sell signal also. Dapat, bibenta mo. So, that's why, kahapon, yung nakita ko bumagsak, sinabi ko sa tweet ko, pag hindi mo pa, pag meron ka na to, I'm guessing, nagsara siya sa mga 6.10. Parang binili mo, kunyari, binili mo earlier dito. Kunyari, diba dito ka bumili sa 6. O, kumita ka na, 6 to 7. Kano kinita mo? Okay. 16%. Hindi ka na content sa 16%. Tapos ngayon, di mo binenta, nag-breakdown. Dito, breakdown. Patay. Tabla ka na. Hindi ka nagbenta kasi tabla pa lang. Tapos today, talo ka na. So, kung trader ka talaga, you should supposed to cut your losses dun sa breakdown na itong day na to. Okay? Itong day na to, itong malaking candle na to, kailangan binenta mo siya. Okay? Wala akong pakialam kung di mo nakita or late na. Nag-hope ka. Meaning nun, okay, let's say, ay, 6.50 na ang bilis, 6.40 na ang bilis. Ay, hindi ko na benta. Gusto ko benta sa 7 or 6.80, 6.90. Eh, wala.
So, that's life, okay? Anong gagawin mo? Accept mo na lang. Pag hindi mo binenta sa 650, ngayon, 560 na lang. Kung hindi mo binenta, kahit benta mo pa sa 620, 630, may chance ka doon. Tapos, kasalanan na mo na yun. Dahil ngayon, 5.6 na lang. Okay? Nag-break na ng 50-day. Pati yung 50-day break. Tatlong support line yung break niya sa isang araw. Itong candle na ito is called the bearish candles na sobrang laki. So, if, pag nakita mo yan, kailangan ibenta mo na agad. Kala mo mababounce. Okay. Antayin natin mag-bounce. Okay. And then, also is the same sa Chelsea Logistics. Okay? Ayan. Uy, hindi ko ginalaw yung cursor tapos nakabilog pa rin yung down. Okay. Okay, so kita mo yung MAs niya. The blue is the 10-day, green, purple is the 20-day, yellow tong 50-day. Malalim, okay? Ito yung pinakamalakas na stock, okay? Uptrending lang, gabi. 6 hanggang 9, okay? Ito. Clear all drawings. Let's get out. Let's get it out. Get this out. Get this out. Okay. Okay. So, yan yung dalawang line, okay? Yung unang line is the first trend line here. And then, ito, nag-vertical na siya. Umakyat ng sobrang taas. So, itong line na to is at 850. Doon yata dapat yung cut mo. Okay? So, pag bumili ka, actually, mabibili mo pa to dito sa green day na to. 860, okay? At 860, bibilin ko pa to here. Tapos, bibenta ko sana siguro dito. Ako kasi nauna ako dito, binili ko dito, tapos binenta ko na agad dito. Dito sa 860. 810 to 860. Tapos, dumiretso pa ng nag-9 pa, oh. So, ito yung news, 9. Pag nanalo yung misretel, tapos bilang bumalik. So, pag bumalik ng ganyan, baka dapat cautious ka na. So, yung previous day's low is around there at 875. Okay, 870 man lang. 870 siguro yung dapat mong cut. Okay, sagad na, kunyari, 830. Sagad na sagad na yun. Okay, pag gusto mo dito sa previous, sa moment binili. Okay, so laki ng sharing na yan. Okay, pag hindi mo kinat dito sa day na to, na-close siya sa 810. Tapos nag-hope ka, today patay ka na naman, 735. So, kaya parating ini-emphasize natin na mabilis mag-cut, lalo na sa mga ganitong speculative issues. Okay? Hindi porket ni Satel na legit na siya. Di ba? Third telco, legit na siya. Dapat pa rin nauna yung price. Meaning, based sa technicals, ay, kailangan mag-sell, sell na natin. Okay? Huwag tayo magpapadala sa magandang kwento. Okay. Up next is, ano ba? GSMI. Okay. Sa laki ng move na to, okay, it's, okay, sakto yung trend line ko. Now, it's at the support, okay? Support line ito ngayon. So, it's still an uptrend, medyo malakas. Ito yung one of the strongest stocks sa buong market. So, titingnan natin kung anong mangyari. So, dapat mag-hold tong support line na to. Okay? Okay, yan. What else? Okay, tingnan natin dito. Mm-hmm. Okay. This one is CHP. Okay. Okay. Okay, CHP, CEMEX may buyback. Tapos, today biglang nahulog. Okay, so hindi ko alam bakit. Okay, so nag-draw ako ng dalawang line, tapos dito nahulog siya. Where's the 50-day? 50-day is here. Ayan, malapit na sa 50-day. It's still on an uptrend. Intact pa rin yung uptrend niya. Okay? Kitang-kita mo, dito yung 50-day. Okay? So, uptrend. Nandiyan siya sa support. Okay? Hindi ko masasabing breakdown, but it's not a good sign na malaking red candle ang today. So, let's just wait and see what happens tomorrow. So, sana mag-hold yung 50-day dito, which is at 264. Okay?
So recently may dalawang stocks na nahulog tapos nag-bounce ng malakas. Ano 'yon? Ang pinag-uusapan ko is Finma Energy. Okay. Okay. So if you've been listening to yung videos ko on how to swing trade, this is the perfect example again, okay? Yung nangyaring opportunity na 'to. Ang bilis bumaba ng Finma. Boom. 280 papuntang 220. Okay. So, how big is that? 280. Papuntang 20% correction. Okay. Nagkataon, this one, itong yellow line is our 50-day MA. The 50-day swing trading. Okay. Naging lesson na to. Okay. So, ano nangyari? Nag-umaba ng 50-day MA. And then, boom, 220. Nagkaroon ng small green candle. Right? Yan. Okay. Nagkaroon yan. So, we can buy here and put your stop at 220. Or you can buy the next day and put your stop at 220. So, you will get to get this move, which is a little here 7%. Okay, if you bought on the first day, okay, and then the other one is SSI, okay, nagpumuntang 50-day. Okay, yan. Pero hindi mabilis eh. So, hindi naman 20% down. Okay, from here, 12% lang. Pero in 50 days, nag-hold sa 325, 326. So, ngayon, it's back at 350. So, this is still on a good uptrend. The trend is very intact. Okay, yeah, uptrend. Hindi nag-break yung yellow line ever. Okay, so that's a quick lesson on how to swing trade and using the 50-day bounce. Okay, I guess yun na yung so far na pag-usapan natin lahat ng movers for the week. Tatlong araw pa lang, tapos marami ng gumalaw. Okay, I hope wala kayong mga ISM or Chelsea, or kung meron man, natuto kayo sa kung anong sinabi kong lessons today. And then, let's watch out for the ones na gumagalaw paakyat, because the alphas will always be the priority and mas mabilis sila gumalaw on, compared to the laggard na stocks o yung mga stocks na nasa ibaba. So, alpha stocks only ang uunahin natin. Then, after nun, yun na yung mga ibang mga stocks na nasa ibaba pa. So, we've just discussed all the movers, and I hope you make money in the last two trading days of the week. Okay, so thank you again for listening. If this helped you, please share it. Like my YouTube channel for updates and more videos to come. Okay, thank you.